Ngayong buwan ay month of February. Ito yung pag month of February, pag patulad nito ngayon, February 14, sinicelebrate yung Valentine's Day. Okay? At pag February 14 ay madalas ang ating marinig tungkol sa pag-ibig. Okay? Na yun, di ba yung atmosphere? Napipil ko yung ano nyo, yung pagpahalaga sa bawat isa. Napipil ko yung pag-effort nyo. Kami po pa salamat sa mga Diyos. I love you, mga Diyos. Amen. Praise God. Hindi lang Diyos, siyempre lahat. Amen. Okay, at manalangin po muna tayo bago ang lahat. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, na kami ipatuloy mo, Lord, na pinipon sa lugar na ito. Lord, salamat sa kabutihan mo. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon. Napatuloy namin, Lord, naranasan, Panginoon, sa aming buhay, sa araw-araw, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Salamat, Lord, at inihiling namin, Panginoon, sa ang presensya ng Panang Espiritu Santo, O God, Lord, yung welcome ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, inihiling ko, Panginoon, na puspusin mo, Lord, ng banalang Espiritu Santo, O God, ang bawat isang narito, Panginoon. Lord, pangusap ka sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord, maunawaan nilang mensahe mo sa araw na ito, O Diyos. Kaya, Lord, dalangin namin, Panginoon, pumasin na, Lord, ang kanilang puso, isipan, Panginoon, sa mensahe mo. At anong pagmamahal mo na maging daluyan, Panginoon, matagumpay, Lord, ang dalay ng iyong gawain. Lord, pinapatiwala namin ito sa iyo at gamitin mo, Lord, ang aking buhay dahil ikaw, Lord, ang aming guro sa araw ito. At amin mo, Lord, ang aking puso at isipan, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw lang, O Diyos, ang nagsasalita sa pamagitan ko. Salamat, Lord, na ang lahat ng mumutawi sa aking labi ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Tulungan mo ako, Panginoon, dahil hindi ito kaya sa aking mga sarili. Amen. Okay, na Panginoon. Kaya ang words na Valentine, ito'y galing kay Valentino. Ano ko ba? Yan. Nanggaling ito ang pangalan na ayong Valentine sa pangalan ni Valentino. Kaya salamat sa mga wisdom nyo na ito'y nagsimula tayo ngayon na sabi Valentine ay Heart Day. Praise God. Natuto lang tayo. Ano ito ba? Heart Day. Pag-iin ng Diyos. Kaya yun ay ang bigayan, yun, ang mahal, pagmamahalan, nagpapakita yung masayang pamilya. Pero after December, pagdating ng before January nga, medyo nabago na yung atmosphere. Kung minsan, sa sobrang saya, ay katulad lang yun, paglango, nagkakaroon na ng gulo kay pagdating ng January, medyo hanggang buong taon, iba yung atmosphere ng pamilya. Pag lampas na yung December. Ganun din po yung February. February ay nabibito ang tradisyon. Pero mas maganda lang nagpaalalahanan, no? Hindi nagpaalalahanan na mahalaga ang bawat isa sa atin. Kasi natiwala naman tayo yung tungkol sa pag-ibig. Amen. Kaya, dalangin ko hindi lang yung araw na ito na masaya tayo. Amin po ba? Katulad sa Pasko. Ilan ang araw-araw Pasko? Ganun din po yung Heart Day. Yan, diba? Yan. Kailangan araw-araw masaya po tayo. Mahalaga yung may respeto sa isa't isa. Katulad lang yan sa ating topic na love begets love. Amen. Kung ano yung ibinibigay mong pag-ibig, ganun din ang pag-ibig na ibabalik sa'yo. Amen. Araw-araw po may respeto sa isa't isa. Tapat, amen po ba? Yan bilang nagmamahalan. Okay, pasahin po natin love begets love. Sa Matthew chapter 5 verse 43-48. Sabi niya sa verse 43, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ganon tayo dati, ito ba? Yung minamahal lang natin, yung iniibig lang natin, yung mga na umiibig sa atin. Pero at saka yung kinapuotan natin yung mga hindi natin iniibig. Sa verse 44, sabi niya, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at dalangin ninyo ang mga umiibig, ang umuusig sa inyo. Ayan. Kaya idadalangin na natin yung umuusig sa atin. Verse 45, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikap niya ang araw ng masasama at mabubuti at pinapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga
makasalanan. Ganon po yung karakter na ating ama. Kahit kung ano yung karakter niya, may iba, ay kapag tayo anak ng Diyos, ay ganon din ang mga anak ng Diyos. Kung ang mga umuibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba ginagawa rin ito ng mga publikano? Ano pang mga publikano? Ayan. Kaya yun, sa verse 47, at kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyo higit kaysa iba? Ibang ginagawa rin iyon ng mga hotel. Sa verse 48, sabi niya, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Kaya nasabi niya, ay gaya ng ating amang nasa langit. Yung ating ama sa langit ay ganap. Amin po ba? Siyempre, kapag ang ama mo ay sa langit at ikaw anak ng Diyos, amin po ba? Ikaw ay merispito sa ama, ikaw ay masunurin sa ama. Amen. Eh, guys, magkaano yung karakter yun. Kasi, ever since naman ay itinuturo sa atin na ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Eh, sa Biblia, nagsasabi na God is love. Totoo ang pag-ibig kapag ang Diyos ay nasa atin, totoo ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Perfect love. Nanggaling yan sa ating amang nasa langit na inilagay niya sa ating puso. Amin po ba? Yes. Kompleto na pag-ibig. Katulad lang yan sa, halimbawa, sa isang sasakyan, kapag hindi kompleto yung pyesa, halimbawa lang yan na, halimbawa lang gasolina, hindi siya tatakbo. Amin po ba? At maging yung pagkain, kapag nagluto tayo ng pagkain at kulang ng rekado, hindi siya masarap. Ganon din po tayong mga Kristiyano, sa matagal ka na sa church. Amin po ba? Kahit na matagal ka sa church, kung hindi ka naman nagmamature. Ang maturity ay mayroon namang huli na nauuna, mayroon namang, yun nga, ang maturity ay wala yan sa matagal na o nauuna ka. Kaya, makikita mo ang tamang ugali ng isang Kristiyano. Yan. Kasi kapag ang Kristiyano ay napusis ng godly character ng Diyos, ang Diyos ay, dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Amin po ba? Yan. Kapag noon pa naman yan, tinuturo na sa atin ang pag-ibig ay Diyos. Kaya, instead, nakatulad dito sa ating napag-aralan kanina, instead hate that person, kapag galit ka sa isang tao, ay love that person. Amin po ba? Yan po ang tinuturo sa atin. Kasi kailangan kung anong love na ibinibigay mo, yun ang ibabalik sa'yo. Kaya kahit na mga taong galit sa'yo, anong gagawin mo? Mahalin mo yung galit sa'yo. Amin po ba? Yan. Kaya, godly character, mature enough. Doon ka nagiging mature. Nakikita sa'yo yung character. Kaya instead, curse mo kaya sinasumpa mo yung tao, ang gagawin mo ay pagpalain mo. I-bless mo yung taong yan. Amin po ba? Kaya kapag ganyan po yung ating karakter, sa halip na yung halimbawa lang yan mag-asawa, na kapag dahil mayroon naman talagang asawa din na hindi magkakaintindihan, kapag wala ka sa Panginoon, walang love na galing sa Diyos, po pwedeng nandoon yung pagsisilos, po pwedeng nandoon yung hindi tapat. Amin po ba? Pero tinuturoan tayo ng Panginoon na kapag sila ay galit sa atin, ipag-pray natin sila na pagpalain sila. Kasi maging tayo din, amin po ba? Maging tayo din, nagkakamalitin tayo eh. Amin po ba? Hindi naman tayo din perfect. Kaya kung ang kapwa natin ay nakikita natin na medyo hindi maganda, ipag-pray na lang natin na sila ay i-bless. Amen. Kaya ang katuruan po sa Panginoon, ang katuruan po, katulad sa akin din, nagtuturo din ako, natututo rin po ako. Amen? Amen. Amen. Natututo rin po ako. Kaya kailangan po ay gantian natin sila ng mabuti. Kahit nasumpain kanila, ay ipag-pray natin sila na pagpalain. Kaya yun po yung itatanim natin sa, yun po yung love begets love. Amen po ba? Amen. Para kung gusto mo na
kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, magpalim ka na ng pag-ibig na galing sa Panginoon. Para yung aanihin natin, yung isusukli sa atin, ay pag-ibig din na galing sa Ama. Dahil ang pag-ibig ng ating Ama ay mapag-unawa po yun, amin po pa, mapagbigis, mapagbigay. Amen. Ang pag-ibig ng Panginoon, hindi kumukupas yan. Amen. Kaya kung tayo ay bilang Kristiyano na natanggap natin ang pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin, ay walang pamilya na nasisira. Amen po ba? Amen. Okay, propagam na muna natin ang Panginoon sa topic natin ng pag-aralan. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa topic na ating pag-aralan, natutunan po ba natin yun? Naunawaan po natin na love begets love. Amen. Yan. Love begets love. Na kung ano ang ibig, kung ano ang pag-ibig na ibinigay mo sa iyong kapwa, ganun din ang pag-ibig na ibabalik sa iyo. Kaya po itong natutunan natin, nasalit, sumpain nila tayo, magalit sila, i-pray natin yung mga tao na yon, i-pray natin yung ating asawa, yung ating kapwa, ng ating mga kapitbahay. Amen. Amen. At mayroon tayong tatlong bagay na kailangan manatili sa 1 Corinto chapter 13 verse 13. Sa verse 13, sabi niya, ang tatlong ito'y nananatili ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yan. Ano daw tatlong kailangan manatili sa atin? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yan. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Puri ng Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga bahagi, yung pag-asasakyan, spare part sa ating buhay. Kasi kung walang pag-ibig, di ba sabi ko, ang pag-ibig ay Diyos. Amen. Kung wala kang pag-ibig, wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya ito po yung sangkap na kailangan natin sa ating buhay. Dahil kung nandyan ang pag-ibig sa buhay mo, ang Diyos ay sabi niya doon sa 1 Corinto chapter 5 verse 17, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kung siya ay mga purang, siya ay masyadong nagtitiwala sa sarili niya, amen, siya ay bago na, sa Diyos na siya nagtitiwala. Nagtitindi na siya sa Diyos dahil mahal niya na ang Diyos. Unang ang Diyos ang nagmahal sa atin, kaya binigyan niya ang pag-ibig sa atin upang maibig-ibig din natin. Ang una, ang Diyos, at ang ating kapwa. Amen? Amen. Katulad po sa buhay ni Paul, na si Paul ay naging hater po si Paul. Amin po ba? Amen. At si Paul din ay murderer. Yan. Pero nagkaroon siya when Jesus came to his life. Nagkaroon siya na nabago ang kanyang buhay. Ganon din po tayo, wala ding mahirap. Amin po ba? Amen. Sa lahat ng nagpapahalaga sa bawat isa sa atin, nagpapahalaga sa ating natutunan, lahat kayang mabago. Lapakan po natin ang napakating lahat. Okay, at sa oras na ito, hallelujah, awitan natin yung Panginoon. Thank you, Lord. Na-bless po ba tayo? Amen. God. Hallelujah. Okay.